Doña Remedios Trinidad, Bulacan. At eto na nga, papunta na kami ng Caribbean Garden Resort na matatagpuan sa DRP Bulacan. At ito po ang mga view mula Tower Bin papuntang Bulacan at DRP. Sana makapagbahagi po ako sa manonood ng kung tama ba ang way nyo papuntang DRP Bulacan. Tara, samahan niyo po kami. At ang nakikita niyo po ngayon sa gawing dalawa ay ang simbahan ng Angat. At ito na po yung sign na papuntang Caribbean. Turn right lang po kayo pag nakita niyo po yung symbol o sign na papuntang Caribbean. 7 kilometers pa po mula rito. Kaya po kami right po ngayon ay para i-celebrate ang 11 years old na birthday ng aking anak na si Nigel. At ito na nga, salamat sa Diyos at nakarating na po kami sa Caribbean Water Park Garden Resort. Salamat po Panginoong Diyos Ama at ligtas po kami nakarating. Oo, ang dami tao. Anyari, ang dami tao. Inilunis na natin, ganun pa rin. Kasama yung phone niya? Ay, saan ang kukuha ng phone? Doon po kumukuha ng phone sa guardia doon sa kubo. At gaya nga ng sabi ng gwardiya, kailangan talaga ng form para pilapan kung ilan ang mga kasama sa pagpasok sa Caribbean. Ang adult po rito ay 200 at ang senior at 11 years old pababa ay 150 lamang po. Nagbaba na po ng presyo ang Caribbean. Nung una kami pumunta rito, 230 ang adult at ang bata ay 180. Kaya salamat po Caribbean at nagbaba kayo ng inyong price para mas marami pong makapasok na aming mga kasama. Salamat po Caribbean. At eto na nga, papasok na kami ng Caribbean. Muli na namang nakatapak sa Garden Resort na ito. At salamat po talaga sa Panginoon at sa mga kasama na tumulong, maghakot at magbuhat ng mga gamit at pagkain namin. Sa mga subscriber ko at manonood dito, sana mag-enjoy po kayo. At syempre, kaya kami narito ay may ipakay talaga kami ang i-celebrate ang birthday ng aking anak. Hindi lang talaga ang totally mag-vlog ng About Caribbean. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung may singit na ganito. Tara, simulan na natin ikutan ang Caribbean Water Park Garden Resort. Ano-ano ba ang mga nasa paligid ng water park na ito ngayon? Dati, nung pumunta kami sa Tantsako, nasa 5 pool lang eh. Pero ngayon, sumatotal. Batay sa pag-ikot ko talaga, almost 10 pool na po. Ganun na po karami ang swimming pool ngayon ng water park na ito. Grabe po. Nabibili ng Caribbean ang mga katabing lupain nila. Kung di ako nagkakamali, baka nga talagang kanila na to eh. Kaya lang, dinidevelop lang nila talaga paunti-unti. At eto nga ho, itong papakita ko ngayon ay yung inarkila namin cottage. Ang ganyang uri po ng cottage for more than 40 people ay 2,500 po. With video okay na po yan. Kaya lang po, isang advice po, sana kung kukuha kayo ng ganyang uri ng cottage na may video okay, i-check nyong maigi kung okay ang video okay. Pagkat yung nakuha namin video okay, ay depektibo. Sayang po ang ibinayad namin. At ito nga po yung bunso kong anak, nag-enjoy sa pagkanyang paglangoy. Kung hindi po ako nagkakamali, may wave din po itong pool na ito eh. Kaya lang, nung sinashots ko po yung video na to, ay hindi po gumagana yung wave.
Pero suma total, nag-enjoy pa rin yung mga tao. Alam niyo naman, summer ngayon. Kaya ang magbabad lang talaga sa tubig ay nakakapag-enjoy na. What for? Kung may wave pa. Kaya ito nga po pala yung bridge papunta sa iba pang pool. At ganyan po kaganda ngayon yung na-design na pool nito. Pasensya na po kayo kung shaky ang shot kasi naka-handphone lang po ako eh. Wala na po akong stabilizer ngayon. Kaya pasensya na po kayo kung magalaw ang mga shots. Sa paggagala ko ngayon sa Garden Resort na to, sa Caribbean na to, hindi ko alintana yung init ng sikat ng araw. Nakakapag-enjoy din ng yung ambience, yung bagong sa paningin na ganito, gala-gala, bago sa mata. At dito medyo malamig-lamig dahil may mga halaman, puno na nakapaglilim sa akin habang nagsashots ng mga video na to. At sa pag-iikot, ayan, ang binti ng dinosaur ng Caribbean. Medyo nagtatago tong dinosaur na to. At sana bago sa pagkuha ko ng shots, hindi siya gumalaw. Kasi pag gumalaw siya, nakakagulat. Nagtatago nga siya. Ayan po. Nagtago talaga sa mga dahon-dahon. At gaya nga ng pag-ikot ko talaga, hindi gumagana yung wave. Kaya wala masyadong tao na naliligo rito ngayon. Pero kung gumagana yung wave nito, hindi mo na kailangan pumunta doon sa kabilang original pool ng Caribbean. Dito pa lang. Ay, okay ka na kung gumagana ang wave. 1, 2, 3. At ito na nga po ang mga bathrooms nila at CR. Advice ko lamang po, sana po pag alam nyo nang malapit ang mag-uwian, huwag na po kayo makisabay. Kung kaya nyo rin lang na 3:30 na maligo, maligo na po kayo. Pag alas 4, tambak na po ang mga tao. Grabe na talaga ang laki ng Caribbean Water Park Garden Resort na to na matatagpuan sa DRT Bulacan. Ganito na ho siya kalawak. Paano ko nasabing ganito kalawak? Ito nga ho, may nabili na naman yata silang lote at yan, mukhang katatapos lang ipatag o i-bulldozer. Malamang in the future, another pool na naman po yan. Pasensya na po kasi shot kung medyo shaky. Ganyan po. Yan na naman susunod na project ng Caribbean. At ito na nga po, sa left side naman, ayan po, may mga nipahat. Sa right side, ganun din, nipahat pa rin. Ganito na talaga kalawak ang Caribbean. Yan, yung mga, sa likod ng mga halaman na yan, ay ang mga pool na kulay blue. At ito nga po, aakyatin ko yung hagdan para ipakita sa inyo yung tatlong pool na nabisita ko. Yan, yung isa rin sa may gawing baba. Ganito na talaga kalawak ang Caribbean. Ayan, yung ikalawang pool. At meron pa dun sa taas niya. Grabe talaga ang Caribbean. Ang yaman talaga ng may-ari nito. Big time. Grabe. Hindi ko inaalintana talaga init. Sarap gumala. Kahanga-hanga yung architect. Yung utak ng
dumidiskarte kung anong design ang gagawin niya. Ganda, ganda rito ngayon. Kung nagandahan kami noon, mas nagandahan kami ngayon. Grabe siya, ganda talaga. Para sa akin, kung di nyo rin lang nais ng video, okay? Sa ganitong cottage, sa lang po kayo mag-arkila. Ika nga, ganito na lang po arkilahin nyo. Para sa init, kung tag-init. Mas presko yung ganitong uri ng cottage. Nipa yung bubong. Yung inarkila ho namin, ako sobrang init. At itong dadaanan ko naman ho ngayon ay yung tinatawag na Indian house. Palagay ko po, good porto lang to ito. Para lang sa mag-asawa o kaya mag-shota. Pandalawahang tao lang po talaga ang design nito. At syempre, isa sa nagpapa-attract sa Caribbean para sa mga bata ay mga ganitong mga anime. Iba po talaga ang kislap ng mga bata pag nakakita ng mga ganitong images. At tara, samahan niyo ako. Pasukin natin yung tinatawag na bird nest. Nakakabulol talaga na ito. At nang inaakyat ko tong hagda ng bird's nest, nagkaroon ng takot sa akin dibdib pagkat umuuga yung mga hagdan. Siguro para sa akin dapat i-repair na ng management ang mga hagdan na ito. At pati tong bird's nest, parang hindi na siya bird's nest eh. At mamaya, pupuntahan ko yon. Andun ang main pool ng Caribbean Garden Resort. At muli po, pasensya na po talaga. Napaka-shaky ng mga shots ko. Para bang ang nagtatatalbog ang bola ng mata ko. Pasensya na pong talaga. At eto na nga po, narito na po ako sa main pool ng Caribbean Garden Resort.
Kapag mga ganitong shots, akala mo nasa dagat lang talaga eh. Tuwan-tuwa talaga mga tao sa pagtatampisaw sa wave pool na ito. Isa ito talaga sa dinadayo sa resort na ito. Ang bilis talaga ng oras. Kanina lang dumating kami rito, ngayon nagbabalaw na yung bunso ko at ready na po kaming umuwi. Mahirap po kasing makisabay sa karamihan eh, kaya dapat po talaga malayo pa lang uwian time eh, mauna na kaming gumamit ng mga banyo. Nakaimpake na ang lahat, ready na sa pag-uwi. Salamat sa lahat ng mga bisita at mga kapitbahay na nakisaya sa karawan ng aking anak. Kanino ang bagyon? Ewan ko! Kami nga, may flight ko eh. Ah. Dali na, binibidyo ko na ito. Sablay eh. Ano, picture pa ba? Di na po. Ay, no, di na po. Okay na po. Ganyan lang. Binibidyo lang kami. Ganyan lang. Oo nga. Just come join now.